So ayun, kumusta po sa aking mga subscriber at maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumangkilig na aking channel tungkol sa aking kwento ng aking buhay bilang isang OFW dito sa Taiwan. So ngayon, i-update ko lang kayo dun sa lupang ginawa ko dati na pinagtatakpan ko. So titingnan natin ngayon kung ano na ba ang nangyari after 3 months. So 3 months na siya. So ngayon ko lang ulit sisilipin. So kung nakikita nyo man, bago lang yung upload ko, usually mga ginagawa ko na sila noon, hindi ko lang na-upload agad-agad. So i-update ko lang kayo ulit guys kung ano na ba ang nangyari dun sa ginawa kong balat ng niyog, kung natuyo na ba talaga. Kasi yung mga ginawa ko noong last year pa ng mga lupa, as in nagagamit ko na sila sa mga garden ko. So yung mga bagong ginawa kong lupa, i-update ko kayo kung natunaw na ba silang lahat, kung natanggal na ba yung amoy, ganun. Sa paggawa ng lupa guys, kailangan lalagyan nyo ng takip kasi mabaho. Mabaho po yung lupa, yung mga tira-tirang gulay sa kusina kapag tinatakpan natin sila. Paminsan-minsan kailangan natin takpan at paminsan-minsan kailangan natin paarawan. At habang gumagawa kayo ng lupa, dapat po dinadagdagan ninyo ng tuyong lupa or kahit anong lupa na pwede ninyong makuha para pangtakip doon sa mga gulay na hinahalo natin sa mga ibang lupa pa na pinagsasama-sama natin. So madali lang po gumawa ng lupa, basta't may tiyaga, magkakaroon po tayo ng sarili natin lupa. Kagaya ngayong panahon na to, panahon ng crisis, sama-sama po tayong magtanim. Gayahin natin yung mga taga-ibang bansa, yung mga Chinese, na kahit wala silang space, kung makikita nyo ang mga bahay ng mga tao dito sa Taiwan, kahit maliit na garden, meron silang mga tanim na gulay na anytime pwede nilang pitasin. So bakit po tayo mga Pilipino, hindi natin gawin? Yung kaya nilang gawin, kaya rin po natin gawin. So ito ang natutunan ko dito sa buhay ko sa Taiwan na ma-apply ko sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Alam nyo ba yung tiis, yung tiyaga, yung sipag na nakikita ko sa kanila, pwede ko pala siyang gamitin sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Kaya sa pag-uwi ko sa Pilipinas, siguro pag for good ko, baka gumawa rin ako ng sarili kong mga tanim-tanim kahit wala akong space. Madali lang po maghanap ng space kung talagang gusto natin. So gayahin po natin yung mga Chinese na very, very, very masinop talaga sila pagdating sa kanilang mga, alam niyo yung income na kahit may pera sila, hindi sila nahihiyang magtanim sa sarili nila bakuran. Mas gusto nilang nagtatanim kesa sa bumibili. Kaya sa Pilipinas, panahon ng kagipitan, kagaya ngayon, crisis, huwag tayong umasa sa mga bigay-bigay. Umasa tayo sa sarili nating pagsisikap. So kahit sa anong paraan, magtanim-tanim po tayo. Wala pong masamang magtanim. Kahit ano yung makita ninyo pwede ninyo pagtaniman, gawin po natin. Kagaya ko, magkakaroon ako ng sibuyas dito. So yung sibuyas ko, dito ko itatanim. Kaya sana po may matutunan po tayo. Itong video ko na po ay para po sa mga kapwa po OFW na sana sa pag-uwi natin ng Pilipinas ay madala natin yung ating mga nakita sa amo natin. So lesson learned po natin yan. Kaya po sa mga kapwa ko Pilipino na mga nasa Pilipinas, umpisahan na po natin pagtatanim. Ika nga, kung may itinanim, may aanihin. Tsaga-tsaga po tayo para po tayo ay ano ba to? Ano bang matatawag ko dyan? Yung hindi tayo parang aasa sa gobyerno or aasa kung kanino. Kailangan meron po tayong parang goal na ma-reach natin. So ayun na po, may tao kanina. So ayun, ma-reach natin yung goal natin na dapat mag-success tayo sa buhay
hindi ko ibig sabihin na mag-success tayo sa buhay para yung mama, hindi po. Mag-success tayo para makaraos sa pang-araw-araw na hindi tayo aasa sa iba. So, kagaya ko, isa akong walang makain, wala akong, hindi ako nakapag-aral, pero hindi ako mangangarap na hanggang doon na lang. Hindi rin naman ako nangarap na yumaman, pero ang goal ko lang sa buhay is makakain ng 3 beses sa isang araw. At sino po ba ang sino po ba ang mag-aakala na ako ay nandito sa Taiwan despite sa aking narating na hindi naman ako nakapag-aral. Wala po akong natapos, kahit elementary, hindi po ako nakapagtapos. So, magbigay po tayo ng goals sa buhay. Yun lang po ang gusto kong iparating sa mga kapwa ko Pilipino na nasa crisis ngayon. Huwag tayong aasa sa palad ng iba. Instead, umasa tayo sa sarili nating palad. Kasi tayo po ang may hawak ng palad natin, hindi po yung iba. Wala pong kinalaman ang iba sa buhay natin. Parang yung mga Chinese, wala silang pakialam sa buhay ng iba, wala silang pakialam kung anong kinita mo, kung anong gobyerno ni ganito, ni ganyan. Para sa kanila is, buhay namin to, kami ang magsisika para sa amin. So yun lang po ang gusto kong i-message sa Pilipino, sa bawat Pilipino ngayon, sa mga kapwa ko OFW, sa kapwa ko mga nasa ibang bansa. We are proud. Proud po tayo sa sarili natin na nairaos natin ang ating buhay. So, salamat po. Thank you for watching my YouTube channel. At sana po, lagi po ninyong tatangkilikin ang aking video. At bawat video po na inyong napapanood sa aking channel ay napakamalaking tulong po. So, thank you for watching, guys. Thank you so much. God bless us. Bless us, mga OFW. God bless Filipino. God bless Philippines. Thank you for watching, guys.